Chicken na to, meron tayong with barbecue sauce at saka fried lang and then with fillet. Nakalimutan ko nung tawag nila pero with salad ng ganun naman. So tapos nagluto na lang din ako ng french fries para sa ating ano, sa ating partner para may carbo naman tayo, di ba? Carbo is life. So itong restaurant na to, bagong bukas to. Hindi ko alam kung kailan siya nagbukas pero nakita ko lang siya 1 week ago. Malapit siya dito sa amin. Kaya sabi ko, one day, itatry ko tong chicken nila. Kasi yun nga, nag-crave ako sa KFC. Sa naka-ano lang. Mga ilang linggo na, 1 month na ata ako nag-crave sa KFC. So since na wala ang KFC, nakita ko to, sige, matry natin. So ayun na, tara, samahan niyo ako sa ating food review ng chicken. So, itry natin yung chicken fillet. Siyempre, kailangan yung panulak tayo, di ba? Ano siya? Okay, yung chicken fillet is chicken with barbecue sauce. Naamoy ko eh. Naamoy ko yung barbecue sauce. So with banana. Ketchup banana. Chicken kahit, alam mo kasi, ayaw ko talaga ng fillet kasi, pag fillet kasi ano, madry siya lalo na pag na-overcook mo, napaka-sensitive talaga pag lalo na chicken fillet na breast. Ito ang breast to eh. So, ang ganda ng pagkagawa nila ng chicken nila, siya overcook. Juicy siya yung loob niya. Kung makikita nyo, hindi siya dry. Ang sarap. Nine. Hindi siya overcook. Ang ganda ng ano nila. Ang ganda ng pagkaluto nila ng chicken fillet nila. Hindi siya overcook. Hindi siya dry. Perfect. So, itry na natin ng ano, chicken wings. Parang KFC siya. Sana nga kasing KFC din ang lasa. Ah! Ito pala yung chicken with hot wings. So, this is spicy. Kasi naamoy ko. Yeah. Naanghang! Naanghang! Oh! Oh, hindi kasi ako mahilig sa maanghang. Oh, masarap yung chicken. Super. I love this restaurant. Oh, skip ko muna ito. Magpapahinga muna ako sa maanghang. Kasi isang bite pa lang yung portion naman ito. Tabasco lang ang ginawa nila. Oy, ang laki ng ano nila. Wings. Tiyan, laki. Oh my God, it's not finished yet. Then it's filled. It's red? Yeah. I can see the... Don't fry it, I didn't know. Look this, guys. Tingnan nyo, may nakita nyo pa dugo pa siya. At saka hard siya, hard. Yeah, I can see the blood right away, and it's too hard, so it means, and you can see the bones inside of them. So, kaya hindi ako nagmamad, kasi meron kasi talaga guys, meron talaga gaya nakikita nyo sa Jollibee, sa ating yan sa Pilipinas, kung makikita nyo, minsan, kahit luto na yung chicken, may dugo pa rin siya,
Ganito yon sa mga hindi nakakaalam. Ganito yon. Kahit, yeah. Kahit sabihin nyo na luto na yung chicken, tapos masasabi nyo yung hilaw, pero hindi talaga siya hilaw, guys. Pag nakikita nyo may dugo, sabi nyo ang hilaw siya, hindi siya hilaw. Which is, mali lang kasi yung pag-process nila ng pag-tow. Kasi normally kasi, siyempre yung mga gaya sa mga restaurant, frozen talaga yung chicken. So, pag ang frozen na yon hindi nyo na-defrost or na-tow ng maayos, ayun, pag niluto nyo yun, lalabas ang dugo from the bones. Ganon. Ganon yun yung ano, sa mga hindi nyo pa, hindi pa nakakaalam, ayun yun ang dahilan. Pero this one, masasabi ko talaga siya na hilaw kasi nakikita ko talaga siyang hilaw. Ipapakita ko sa inyo. Hilaw talaga siya. Ayan o. Iba talaga siya. At saka, kung makikita nyo yan, ayan o, yung chicken. So, makikita nyo talagang hindi pa siya luto. Ganon. Ganon yung hilaw. Ibig sabihin, dito naman kasi stricto din naman kasi pagdating sa mga toe-toe na yan. Once kasi nga na hindi maganda yung pagka-toe nyo, pwede kayong magsara. So, ayun. So, I will not recommend this restaurant. Nung una, nang tinikman ko tong filling nila, perfect na sana. Pero, pagdating ng chicken wings nila, okay rin naman. Manghang lang talaga. Kasi talaga ako makakain ng manghang. Tapos, ayun, bumagsak sa chicken kasi hilaw. So, kailangan ko pang lutuin to. So, hindi ko ito makain. Nanghihinayang ako, Chos, kasi excited na nga ako. So, ayun. Ayun lang siya talaga. Yun na yung tips niya. Hindi ko ma-recommend dito sa mga tao dito sa Stabang Girl itong restaurant na to. So, hindi ko na lang ilalagay din ang pangalan ng restaurant na ito. Hindi ko na lang babanggitin. Hayaan ko na lang. Basta, ayun na lang. New restaurant na lang ilalagay ko dito, whatever. Pero hindi ko na lang sasabihin ko nung pangalan kasi sira din naman na. At saka ayoko na may masira yung pangalan ng restaurant na yun, which is na nagsisimula pa lang sila mag-operate. So, ayun guys. Pero sana next time, hoping for that restaurant na mag-serve naman sila ng maayos, a good customer. Kasi which is nga, expensive din to. Ito lang guys ha. Alam nyo kung magkano to. It's worth more than 1,000 pesos. Kung tutusin, konti lang to. Kung sa atin, ang isang bucket, diba? Ang laki-laki na. Pero actually, just na nandito ako sa Norway. Mahal talaga. So, ayun guys. So, kakain na muna ako. Makikita nyo lang to. So, it is food review na natin to. Ang next na natin, mukbang na lang natin. Ayun. Bye-bye. Ayun guys, ito na naman, di ba? Kasi gustong-gusto ko yung chicken fillet nila, kasi hindi siya dry, yes. May part sa lang, hilaw na naman. Which is kasi talaga, na-stress ako dito sa mahal lang binili ko, tapos, ano na naman siya, makita nyo yan, hilaw. Sana nakikita nyo, no? Hindi nyo naman siya basta makikita. Hilaw na naman, kasi, ang importante kasi sa chicken, kailangan luto siya. Luto siya kasi nga, chicken yun eh. Magaling mabuhay ng
kumakain ako ng chicken fillet nila kasi pabor gusto ko yung chicken fillet nila, which is na ano, tawag ito, nasasad ako kasi alam mo yung gutom ka tapos kakain ka ng hilaw, which is chicken fillet na nga lang yan. Kanina ang ganda-ganda ng review ko, ngayon parang madalian talaga sila. So ito, makikita nyo yung chicken fillet, hilaw chicken fillet na ngayon, maliit lang siya, maliit lang yung slice nila, hilaw pa rin. So delikado kasi kainin yung chicken pag hilaw kasi syempre namumuhayan ng bacteria yung chicken. Sad ako kasi alam mo yung sarap na sarap ako kasi masarap talaga siya pero hilaw lang talaga, which is hindi naman talaga maganda mag-serve sa customer na hilaw ang product, di ba guys? Mayungkot ako. Pag second review ko to ng food, yung unang review ko last time is second review ko, this is ito na yung chicken. Second review ko ng mga food, which is na grabe. Out of, pag nire-rate ko to out of 10, ang i-rate ko sa kanila eh negative 2. Yes. Wala talaga sa out of 10, di ba? Kasi, syempre, okay lang kung may missing eh. Pero yung hilaw, iba yung usapan tayo, iba ang usapan para sa akin. So, yun. Itatry ko na lang yung chicken wings kahit maanghang. Tanggalin ko na lang yung ano, kasi naka-toppings lang naman eh. So, itatry ko lang kung hilaw. Itong chicken wings na to, nakain ko kanina, hindi naman siya hilaw. Alam mo yung gusto kong balikan sila. Gusto kong balikan tapos sabihan sila na hilaw yung product nila. Alam mo yun. Nangigigil ako eh. Pero sige na, okay na lang. Hayaan mo na lang sila. Grabe. Maanghang talaga siya. Maanghang pala. Talaga sila perfect yan. Ganun talaga, may mga restaurant na maganda, meron din mga restaurant hindi maganda. Di ba guys? So, lesson learned na lang, huwag nang bumili sa restaurant na yun. Para sa akin ah. So guys, dito na lang natatapos ang aking food review sa vlog na to, yung Mukbang. Which is na, I'm not satisfied for this product. For this food, whatever. Wala talaga. Kanina tuwang-tuwa ako, ngayon wala. Nalungkot ako, super ako nalungkot. So, thank you for watching, guys. Magkita-kita ulit tayo sa aking next vlog. Mag-iingat po kayo. God bless sa lahat. God bless. Bye-bye.